Alright, what's up mga ka-investa, and welcome back to another episode here on Deep Pockets. And today, I'm joined by a very special guest. At last week, ang kasama ko yung champion ng Millionaire's Cup. Ngayon, kasama ko ang runner-up ng Millionaire's Cup. Na, ang alam ko boss, 1% lang yung pagitan niya ng champion, sayang. But yun, happy to have you here. Thank you so much for your time. So Boss Bong, bago tayo magsimula, mapakilala ka naman sa trading community natin na nanonood ngayon. Yes, hello Investa community, you know. I'm Bong De Guzman. Arthur De Guzman yung full name ko. So Bong na lang. And so happy privileged no to be here no? Talking to Boss Toma. So parang previously, nanonood ako ng videos ni Boss Toma. Kala ko old videos ni Aga Mulak eh. So, yeah. So, I'm privileged to be here. Speaking to you all, I hope I can contribute. Kung ano man yung ma-learn niyo sa akin ngayon. Kung meron man. Yan. Sige Boss, so... Maybe before we talk about your trading journey in detail, simulan tayo sa pinakauna. So, how and when did you start investing or trading the stock market? Dun sa when, matagal na. Actually, wala mo kailang taon na ako. I'm 46 na. So, nag-start ako mag-trade. Actually, na trading. Nag-start ako mag-open ng account sa call. 2014. So how yung kasi sa work namin may pinag-uusapan sila, uy pre, nakachupit ako, nakabenta ka ba? So parang hindi ako makahabol sa linggo nila. So yung pala yung pinag-uusapan nila, stock market. Kaya ang idea ko ng stock market pre, parang maglalagay ka lang ng pera doon. Wait for it for some time. Mag-grow na yung pera mo doon. So, yun ang notion ko ng stock market noon. So, bago sa akin yung nakachupit, nakabenta sila, gano'n. 5%, 10%. So, tuwan-tuwa na sila noon. So, tinry ko rin sumabay sa linggo nila. Ano ba to? No? So, pinag-aralan ko yung trading na mismo. So, doon ako nag-start ng mismong trading. Actually, nung nag-start ako, 2014 ako nag-open ng call. Tapos, during that time, hindi ko pa siya tinitrade until yung napapansin ko, yung equity ko, parang bumababa lang, umaakyat. Wala, it's going nowhere. Parang... Nag-a-add lang ako, nag-a-add. Parang pababa pa nga. Wala rin yung na-add ko. So, yun. Start na ako ng trading around, 2016, 2017. Right around that time na lumabas yata si, na nag-come up na yung Investagram. So, dun ako nag-cross paths kami ng Investagram. Dun. Around that time. 2016, 2017. Yun. So, ano naman ginagawa ni Boss? Like what were you doing before you started investing sa stock market? So, na-mention ko yata. Na-mention ano ba? I'm a full-time full-time employee dito sa isang factory dito sa Laguna. So, dito nagtabakan diba yung mga factory sa Laguna. So, pare-pareho lang naman. Soap, I make soap na yung most popular soap na alam niyo, bar soap. So meron pa rin 'yan. So, yun lang. So during that yung period na 'yon, 20 employed pa lang since 2004 na. During those years, may mga napapansin ako na may mga kasama ako na napopromote, every 2 years, every 3 years napopromote sila. So very successful. So, hindi ako nakasama doon. So, I have to find other ways na to progress. Yun. So, pumasok sa akin kung naging interested na rin ako sa stock market. Yun. So,
So hanggang ngayon, boss, ano, may full-time job kayo. Paano yung minamanage yun? Yung may full-time job ka, tapos nagtitrade ka, I'm sure, ng totoong portfolio, tapos may competition pa. Paano nyo binabalansi lahat yun? Well, so challenge sa akin yun, no? So may full-time job. Shifting pa yung schedule ko. So may time na pang umaga ako, 1 week. May time na pang hapon ako, the other week. Susunod na week, panggabi naman. So, nung tanda ko, nung dumating yung invite mo, panggabi ako nun eh. So, nakasagot ako, ano na, hapon. So, challenge talaga sa akin, no? Ang ginagawa ko, sir, ano, pumipili ako ng stock na hindi siya masyadong volatile. So, papasokin ko siya doon. Everyday naman, namomonitor ko siya. So, pag ano lang, trail stop lang pag may maganda yung trend. So, hiyahiyaan ko lang siya doon, gano'n. So, hindi naman siguro siya babagsak ng ano, napaka bigla na lang isang araw, gano'n. So, yun. Gano'n lang, pipili ka lang ng stock na hindi masyadong volatile. Iti-tailor mo yung lifestyle mo, pre, sa stock na pipiliin mo, sa movement ng hindi ka pipili ng basura na biglang high-flying na lalagay mo lahat ng port mo doon. So, ganun lang. Doon ako nag-survive. Ganda sinabi mo, boss, yung dapat yung trading style mo tugma doon sa lifestyle o yung circumstance mo sa buhay. Tama. Yes po. Yung doon maraming nagkakamali din eh. Yung parang ano, leaving money on the table. Yung napaka volatile ng activity ng stock. Iiwan mo pa yung pera mo doon, parang ganyan. So, babantayan mo talaga 'yon. So, hindi siya tugma sa employed na full-time. 'Yon. So, boss, maybe now we can transition towards talking about yung experience yun ng Millionaire's Cup. So, una muna, what was the motivation behind you joining the trading competition? Well, actually, I remember, no, sumasali ako ng previous Millionaire's Cup. Gagarner ko lang na rank is mga 400s, gano'n. So, ngayon, actually, baka magalit yung mga kasama ko sa top. Kasi ang ginawa ko lang, pre, is ano lang, trend following lang talaga eh. Hindi ko naman siya talaga nababantayan. So, ginamit ko lang yung unang-una yung Investa Prime Research. So, nandun siya. Doon ko siya, ang bala ko nga, i-all in eh. Kaya lang, hindi yata ano eh. Parang one-third lang, di ba? So, yun. One-third. Then, pumili na lang ako ng ibang stocks na recommended na rin yung ano, Investa Prime Research niya. Nagumagalaw din ng time na yun, yung competition period. Boss, since nabati mo na rin yung Investa Prime, tanong ko na rin, kumusta naman yung, ano, kung ma-share mo sa audience, kumusta yung experience mo as a subscriber ng Investa Prime? Nakakatulong ba siya sa trading ninyo? Ah, grabe. Yung 10K, di ba, annual, it's bawing-bawi talaga. Not only sa competition port, talagang sa actual port mo, makikita mo. Ibang-iba. It would take me, ano, on my own, matututo mag-isa on my own. Siguro it would take me years pa bago matutunan ko yung natutunan ko dito sa Investa Prime, yung mga research nga. Tsaka valuable sa akin yung, ano, itong mga videos natin, mga webinars, mga Ketchot Reyes, nakita ko kalas, ano lang. Talaga appreciate ko. Bawing-bawing, sir. Talaga. Yun. Okay, boss. So, maybe now we can transition to talking about your experience ulit sa M-Cup. So, what have you learned about yourself after experiencing sa competition pagkatapos lumaban sa Millionaire's Cup? Well, looking back at the competition itself, ano, Boss Tom, ano, yung, if you try to look at the competition period. So, eksakto eh. Nung lumabas yung news na ano,
yung si Converge is gagawing blue chip and si Emperador ay mawawala sa blue chip. Makikita mo yung rundown ng EMP. So yung beginning ng competition is August 16. Nagsimula siya mag-green mula sa big trap. So nakapasok ako doon. And ano lang, M9 trend following. So where am I getting at? No? I was na ganito pala, ang trend following pala is nakapanalo ng competition. Hanggang doon actually, hanggang sa dulo, tingnan niyo, wala akong ginawa doon actually. M9 lang talaga yung stop ko. So talagang disiplinado lang sa ano, sa plano. With the full-time, oh, yes, with a full-time job. Kita mo naman sa cellphone yung ano eh, yung run ng stop. How I wish naman ngayon na I could have done it in my real port. Yun lang, EMP, then two more stocks na swerte naman na run up din sila. Nag uptrend din yung time na yon ng competition period. You can verify this, no? August 16 yung competition up to September 24. Anybody can verify this, no? Yung Converge. O, sana mapakita ko sa inyo yung screen. No? Converge, yung competition period na yun is pataas din. And yung sa panapili is MM. So, konti lang tinaas niya, pero pataas siya eh. After the period, yung September 24 nag-close, start siya bumaba si MM. So, ilang trend following, pre. I am testament na nakakapanalo ng competition yung trend following. Yan, solid. Trend following. Tsaka tamang stock selection. Kasi ang ganda doon mga nakuha niya, yung mga malalakas talaga. Apo. Tsaka big help din yung mga prime. I think si Boss JC yung nag-post na yung sa EMP. Yan, solid. Prime research. Solid. So, Boss, would you, so after experiencing mga competitions, would you recommend, di ba, others to join as well, lalo na yung mga baguhan pa lang sa market? Yes, of course. Kasi my answer to that is, why not? Bakit? Meron ka na available na sa'yo eh. Di ba? Parang, kasi kunyari, iyaano ko siya, analogy ko sa running. Like, Boss Toma, when was the last time you took jogging? May I ask? Yesterday. Oo, so, ano ako, tumatakbo ako, yes. Tumagi. So, yun. I jog around here lang, sa barangay lang. So, pre, may mga nagpapatakbo talaga na sinasalihan ko yung mga 10K, 21K. So, sumasali talaga ako. Active ako sa running. I've been run to work. So, iba yung nagtumatakbo mag-isa ka lang. Tsaka yung, nandun eh, yung atmosphere ng competition. May mga kasama kang, may mga nagka-guide sa'yo. Merong nakikipag-compete talaga sa'yo na, alam mo yun, atmosphere, bale. Maganda ma-experience yung may mga kasama ka na, ano, like yourself, na trying very, very hard na to meet one goal. Yun. So, makita mo yun. Yung atmosphere yung I'm trying to expound it. Yun. Solid. So, ganda. Ang ganda nung analogy mo dun sa running. So, yun. Hopefully, boss, na-enjoy mo yung ano yung experiences sa Millionaire's Cup. So, ngayon, I want to kind of transition back now to your trading journey. Right, so, boss, given na medyo matagal na yun kayo sa market, 2014 pa, can you share with us what was the biggest mistake you made sa trading journey mo? Tapos, paano ka nakabawi from that? The biggest mistake, pre, there is ano eh, yung may human tendency tayo na ano, you would rather be wrong with the crowd, rather be than be right by yourself.
yung parang, alam mo yun, nagpadala ako sa hype. Previously, yung mga, nagpapadala ako sa hype talaga. For the longest, ano, I can remember, mga 2-3 months yan. I remember it was an oil stock, ano. Oh, dami, sa Facebook, so maraming nang-hype dyan, parang, oh, maraming, ano to, projects na in the future, mga ganun. So, nagpapadala ako sa hype. Then, suddenly, pag bumagsak yung price niya, hahanapin mo na yung mga nang-hype, ano? Para magtanong, di ba? Suddenly, wala na sila. Wala na din sila sa, ano, sa group na yun. Parang, nabudol tayo dito. Parang, ikaw umibili, sila nagbebenta. Parang ganun. So, yun lang trading mistake ko. Mag-study kayo ng sarili nyo. Ano? Although may naririnig kayong mga kwento, hype or anything. Basta don't take it ano parang buong-buo. Take it with a grain of salt. Parang do your own due diligence din. Tsaka yung paano, gagawan mo na rin yung due diligence. Dagdagan mo na extreme due diligence. So, mag-aral kayo yung sarili nyo. Hindi lang nakabase sa, tawag nila FA. So, Facebook analysis. So, nung una, na-fall ako doon. Marami akong na-loss din doon. So, lesson learned sa akin yung mga ganun. Yun. Nadali din ako dyan noon sa Facebook analysis. Okay. So, boss, before I move on to the next question, nakalimutan ko, pa-plug ko lang really quick. Guys, sa lahat ng nanonood, narinig nyo na yung experience ng Millionaire's Cup. And tapos na yun, but if you guys are looking to join the competition, actually, the biggest stock market competition in the Philippines is back. Yung Investorgram's Trading Cup 2021. So, pop up ko lang sa screen. Ayan, Trading Cup Ready, Set, Trade. So, actually, magsisimula na to, malapit na, about less than 3 to almost 2 weeks away. So this is gonna happen on November 8. So if you guys want to compete, ang ganda nga ng analogy kanina ni Boss Bong. Iba talaga pag tumatakbo ka mag-isa versus nasa competitive atmosphere. Ito na yun sa trading, yung Trading Cup. Right? More than 800,000 pesos in prizes. So yun, punta lang kayo sa investorgrams.com/tradingcup to join. Siyempre, double up pass tayo dyan. Okay, patanggal na ulit. And let's continue with the interview. So Boss Bong, yes po. Can you, ito, favorite ko tanongin. Describe nyo na lang. Over the past 8 years na sa market kayo, can you share with us what are your most unforgettable trades? Siguro, isang gain tapos isang loss. Yun nga, yung nagpapadala ako sa hype, ano? So, unforgettable sa akin yun. Talagang, well, in the stock market kasi, pag hindi ka nag-loss, hindi ka mag-learn eh. Kailangan din may experience mo yung learn. Yung loss mo, no? The more painful, the more mas maganda yung experience mo. Yun ang hindi ma-understand iba eh. Loss, mag-give up na lang sila bigla. Parang, the stock market is not for me, sasabihin mo. So, yun nga, yung biggest loss ko nangyari nung nagpapahype ako. So, lesson learned yun. And, siguro yung susunod na question is yung game. Kaya yung sumali ako sa ano, yung na umasok ko sa APL nung run-up niya, January. Nung nag-double ang port ko nun. So, gain yun. Ang problema ko doon, pre, so basura stock siya, no? So, nung time na nagra-run-up siya, yung may intention ako mag-sell, hindi ako makapag-sell because yung nagluloko yung mga brokers noon. Yung time na yun, tanda mo, yung gusto mo mag-sell, hindi ka makapag-sell. Whole day yun, natatry ako mag-sell kasi may trabaho ako eh. Hindi ko naman lagi. So, yun. Run up siya. So, nung sa top, I think it was 42. So, nabuy ko siya ng 20, no, 0.2, tapos so 0.4 siya na-sell sa double your money. So, doon nakapag-sell naman ako, no, umayos yung
broker ko. So, ang lesson learned ko doon, pre, hindi ako makapag-sell eh. Yung plan ko, hindi ko nasusunod, pali. So, may saying tayo na ano, paano kung a lot of things could have gone wrong there eh. Yung baka bigla siyang bumagsak, hindi ka nakapag-sell. So, what if yung broker talaga is faulty talaga for weeks and yung price mo mababa na? Wala na. Sino pa mabiblame mo nun, yung broker? Diba? So, ang lesson learned ko doon is nag-all-in ako doon eh. So, hindi ka dapat nag-all-in ng yung big, yung mga trades na basura place, yung mga, like I said, ano lang din naman yun eh. Parang chismis analysis lang din naman. So, nangyari na nga yung worst case yung pagka ano ng broker, no? Pagluloko ng broker. So, may saying tayo na, ano, hindi mo dapat na, hindi mo dapat siya i-blame sa ibang circumstances. Yung own the circumstances, dapat sarili mo lang yung i-blame mo. Responsibility, pare. Teka, may papakita siya. Ano kaya yun? So, nasa door ko to eh. Yeah. So, things don't happen to me. Things happen because of me. Grant Cardone. So, ano ito? So, nasa door ko yan. Pinapalitan ko from time to time. Makikita ng mga anak ko. So, own it. Be responsible. Hindi yung kasalanan ng broker mo. Hindi yung kasalanan ng circumstances. Kung kasalanan ng ibang tao, dapat you own everything you do. Dila. Ganda. Talagang accountability tsaka taking responsibility. Yes, sir. Yun. Ganda-ganda. So, moving forward from that, boss, based sa mga, ito sa usapan natin ngayon, you sound like talagang ano, alam mo na yung style mo, which is yung trend following. Tsaka mukhang very disiplinado ka ngayon sa, ano, sa plano mo. So, ngayon, given na yun yung strategy mo, anong ginagawa mo tuwing mahirap yung market? Siyempre, kapag sideways or downtrending yung market, mahirap maging trend follower. So, paano yung nagiging adjustment mo sa mga ganun na scenario? Pag wala talagang trades, like yung nangyari before August na nag-start yung ano eh, gumalaw yung market, I think. From May, wala akong mabili talaga. May, June, July, August. So, nakakabagot ano. So, hindi ako nag-all-in. Siguro 1/4 lang ng port ko, lalagay ko. Tapos pag tinamaan yung stop ko, cut na siya. Which happened ano, a lot of times no, nung time na yun. So, nung August lang. But don't go all-in, bale, parang gano'n. Not really beyond the sidelines lang, no? Yung cash basis, magagastos mo yan eh. May isip mong withdraw kasi eh. Baka kunin ng market eh. Bibili ko na lang na kung ano-ano, di ba? So, trade mo pa rin. Kahit 1/4 lang. Ganun. Yun. So, mali na, tamaan. Ito, boss. If you could tell your younger self one thing. So, ikaw na isip kung ano, anong age. But, if you could tell yourself one thing, whether it's about life or it's about trading, what would that one thing be? Yes. So my younger self was not really ano, financially literate. So I would tell him na ano, at that early age, kasi late na ako naging ano eh, naging talagang financially ano, aware. Siguro 30s na ako or early 40s yan. So dapat ano, early mga 20s pa lang nag-start ka na mag-save. Sabihin ko sa kanya, get a mentor. Available naman pre yung mga books natin sa YouTube, audiobooks. Well, I have some books here pero ang talagang nagamit ko is ano, yung mga YouTube videos.
ginagawa ko, pre, yung YouTube, so video yan, no? So, convert ko siya sa MP3, then lalagay ko sa phone ko. Every time ako I commute, may nakasakasakahan ako. So, book yung ano, pinapakinggan ko, no? So, mayroon yun, 10 hours, 7 hour books. So, I would tell my younger self na start earlier sana. Kaya nga eh, na sinasabi ko sa panganay ko, may panganay is 20 years old, you know? Tingnan mo itong mga taong to sa Investa, yung nasa video, sila Thomas, sila Jory. Wala mo kung ilan to, baka mas matanda ka pa sa kanila eh. So, yun, sana maging ano rin yung mga kids ko, nag-i-start ko na silang ano, maging aware sa finances nila. Yun. Solid. So, boss, meron akong last three questions. So, siguro ang third to the, ang second to the last. If you could drill it down to just one thing, isa lang. What is the reason kung bakit nyo nabag yung top 2 spot sa Millionaire's Cup? One reason lang. And it could have gone either way kasi 1% lang ang pagkita din ni champion, di ba? Isang angat lang na onti pa sana ni Converge, isang katlo sana ni Mark, magpapalit yun. But so more or less, talagang magkalapit yung performance yun. What do you think is the one reason kung bakit yun? Well, ano lang eh. Talagang discipline lang eh. Kung makikita ko yung chart, so di-describe ko na lang ano. Yung si Emperador, bumagsak siya. And well, there was one time na nag-retrace siya ulit eh. Back to where she started yung support. No? So, EMA9, exacto dun eh. So, EMA9, hindi ka naman magsesell sa cut loss point mo eh. Actually, it's a support pala. Yung cut loss point mo is below, a few points below sa yung support. So, yung cut loss point mo, doon mo isa-set sa below. So, hindi naman tinamaan. Actually, tapos yung support, tamang-tama sa EMA9. So, drawing ko yan. Then, multiple, ano, converging in one area, yung multiple, so, yung support, nag-hold, and then, exacto siya sa EMA9. So, meron silang agreement, parang gano'n. So, hinold ko yun. Tuloy-tuloy na. Hanggang sa end ng competition, no? Which is September 24. So, siguro, kung may improve pa dun sa ano competition, pre, kasi kailangan yung suggestion ko lang. Siguro, kailangan yung sa end of the competition, nakapag-sell yung mga hindi lang yung, kasi gaya ko, hindi ko alam natapos na pala yung competition. September 24, ano. So, yung, i-suggestion ko lang, after na, kahit yung mga top lang, yung require sila na nakapag-sell na sa end ng competition period. Parang ganun. Para mas ano sila. Gaya ko, nanalo ko, nakakonsensya nga. Trend following lang. So, maganda rin yung competition natin, ano? Gustong-gusto ko yung, ano? So, nanalo ko ng 30K. Gusto, na-cross sa mind ko yung, ano? I-convert na lang siya sa, ano, pre? Sa, ipapa-extend ko na lang sana yung subscription ko. Kaya lang, nabayaran. Naging cash na eh. Pero, yun. Maganda yung, ano? Lifetime na subscription. Golden yun para sa akin. Sana. Congrats din sa nag-champion, Sir Mark. Oo. And siguro para din sa lifetime, boss. Pero actually, meron pa pagkakataon para mapanalunan niyo yung lifetime. Pero ito, makikita ba namin kayo ulit, Boss Bong, ngayon sa Investagrams Trading Cup 2021? Pag nag-top 3 dun, ayun, meron ding lifetime elite. Makikita ba namin kayo dun, boss? Yes po. Yes, I may not reach the top, pero I'll be competing as hard as I can, as the best I can. Talaga.
Kaya nga eh, hindi nga ako ano eh, yung mga kasama ko nagtapis ano eh. May mentorship pang ano, mga naka ano, naka suit, naka grabe. Ako factory worker lang ako. So yun, so kung may ano diyan, may mentorship organization diyan, pwede naman ako magpaampon. Para I'm willing to learn pa new tricks from you. Solid, solid. Boss Bong, ang ganda na interview natin. But before I let you go, one last question. Meron ka bang gusto i-shout out? Tsaka ano ang final message mo para sa mga nanonood sa atin ngayon? So, yun. Shout out ko na lang yung mga anak ko. No? Si Ella Abby, Adrian, tsaka si Ashley. So, sila yung talagang inspiration ko dito sa journey ko sa stock market. Kasi, ano eh, sinasabihan ko sila, no? Ipunin nyo yung mga, ano, yung mga, kasi nagpa-perfect yung mga exam nila. Ipunin nyo, tapos bayaran ko, i-convert natin sa cash. Eh, siguro, I bit more than I could chew, no? So, lagi siya nagpa-perfect na. So, binabayaran ko yung mga perfect nila. So, yun. Nakaka-inspire din. Tapos may time pa na ano. Siguro sa investor community rin, ano, pre, start early, tapos yung bang ano, pre, yung stock market kasi nagbabago price niya, no? So I suggest yung online selling, pre. Nakatulong sa akin yun, online selling. So may item na binebenta, natuto ako na, no, natawaran ko siya ng half. Lahat eh. So, hindi ako nahihiya. Bakit yun, ang tigas naman ng mukha mo, tatawaran mo ka lahat eh. Pero, pre, may nagbibigay eh. Meron talaga, nangyayari na siya sa stocks, diba? Nangyayari, ano, yung price niya, babagsak siya ng kalahat eh. So, I suggest yung online selling din para makita niyo lang kung how the price moves. Yung movement ng price, kung bakit siya nagbabago sa chart. So one thing I've learned kasi, yung chart, kala ko siya yung performance ng company. So, yung pala, yung chart is yung sentiments ng mga tao na nagbaba in trade. You're trading people's sentiments, yung greed, pain, anger, yung mga ano nila. So, di ba, kung nangyari, painful na sa'yo yung price, bebenta mo na. Merong kukuha ng pain mo. Ganun, you're trading other people. Yung chart is representative of the market, yung mga tao na magbabuy and sell talaga. Yan. Yan lang. Gusto ko ma-impart yung natutunan ko na ngayon. So, it's not the, ano, kala ko dati, it's a company's performance. Yung performance ng company. Kung gusto mo makita yung performance ng company, munta ka sa company. Tanongin mo na yung employees nila kung nababayaran ba sila ng maayos. Ano? Okay. Yun. Well said, boss. Ganda ng final message. So, Boss Bong, on behalf of myself, on behalf of the team, congrats. Diba? And salamat at na-enjoy nyo yung Investa Prime Elite. And congrats sa top 2 kayo sa Millionaire's Cup. And to everyone watching, if na-enjoy nyo itong video, itong interview, if may natutunan kayo, comment naman tayo ng thank you, Boss Bong. Ayun, so, Boss, maraming salamat ulit. I have no further questions. So, everyone in the community, hopefully you enjoyed. Comment na lang whoever you want me to interview next. And ayun, that's the end of this interview, Boss. Maraming salamat ulit. And to everyone, I'll see you guys in the next interview, in the next episode of Deep Pockets. Thank you.